Good morning! Good morning! It is such a blessing to be here among you all. Tulad na sabi ni A.M. kanina, chosen kayo. Ibig sabihin nun, chosen din ako. Diba? Alam nyo, medyo kaninang umaga, nag-iisip ako, ano bang isi-share ko sa inyo today? Kasi it's been quite a journey for me personally. Ang journey ni Lord na dinala niya ako dito to be part of the beginning of something great and wonderful with all of you. Siguro, alam nyo na 32 years na akong artista. And in 32 years that I have been an actor, marami na akong napagdaanan, nakilalang tao. But truly, ang mga partner ko dito, si AM at si Anna at si Aika at si Peachy and the rest of my partners here in IAM are some of the most wonderful people I've ever met. They are so trustworthy and kind, and they are God-fearing people. Kaya siguro kahit saan magpunta sila AM at Anna, sasamahan ko sila. Ayan na sis. Ayoko. Okay. So, a little introduction. Ang company ko po ay ang tawag ay Herb Oil Organic Trading Corporation. Nag-umpisa po ang Herb Oil noong 2008. A lot of you probably know na in 2001, na-diagnose po ako ng breast cancer stage 2 of the right breast. Magtataka kayo bakit may boobs pa ako? Dahil binili ko na po yan. Bago na po yan. Thank you, doctor. Hindi po birong magka-cancer. Pero lahat naman ng napagdadaanan ng isang tao, pag kumapit ka kay Lord, madadaanan mo ng maayos. And isa sa mga na-realize ko during my journey was, hindi ko man alam kung bakit pinayagan ni Lord na magkasakit ako, alam ko may purpose siya. And in 2001, when I was diagnosed, one of the first things that I knew in my heart was, kailangan ko magpa-chemo at magpa-radiation. Kasi yun ang natural process kapag may cancer ka. Diba? Pero bukod doon, naniniwala ba kayo that knowledge is power? Yes. So, how do you empower yourself? By learning what is wrong with you. Nag-aral po ako sa internet, may research ko kung ano yung sakit ko, at ano ang mga binibigay sa akin ng mga gamot ng mga doktor, at ano din ang pwede kong gawin for myself to help myself. At doon ko po na-realize na there is magic in barley. And barley was the first product of Herb Oil. When I came back in 2001, late 2001, 1 year ang treatments ko sa Amerika, pagbalik ko po dito, na-realize ko na ang dahilan ko, ang edge ko, kumbaga, na nagawa ko na hindi na-try ng iba is habang nagki-chemo at nagre-radiation ako, gumagamit at umiinom po ako ng organic barley. Every day. Sa umpisa, pinagbabawal ng mga doktor kasi daw kontra sa mga chemo and everything. Pero patago ko pa rin ginawa kasi na-research ko on my own talaga yung benefits niya. And naniniwala ako sa sarili kong mind na yung nabasa ko, yun yung totoo. So I kept taking it and now I am on my 16th year being cancer-free. So from 2001 up to 2008, nagiginipig ako ng mga kaibigan, binibigyan ko sila. Kunyari, may friend ako na hindi magkaanak. So sasabihin ko sa kanya, hindi ka bibigyan kitang barley. Try mo lang. Na-try niya, nagkakataon na after 6 months na bumuntis. So, na-realize ko slowly, hindi lang pala para sa akin ang benefits. Meron siya talagang ginagawa sa katawan natin
na nare-repair niya kung ano yung mga hindi maayos na tumatakbo sa katawan natin. Our bodies are like a machine, di ba? So, what is the best thing? Parang chinune up mo yung kotse mo. Ano kailangan mong gawin? Kailangan chine-check up ng maayos, change filter, oil change, di ba? Ganun ang regular na ginagawa sa kotse. Ganun din ang katawan natin. Kailangan din natin pangalagaan every day, hindi lang natin bibigyan ng gamot kapag may sakit na. You have to believe in prevention. And that is what barley does. It prevents. So in 2008, after several years of trial with different friends, may mga kaibigan ako, nagpapalpitate lagi, meron migraine formers. After several years of giving it free to all my friends, I decided, there's really something different about barley. Maybe I should try to make it a business and put it na in drugstores. And that is when Herb All Organic began. Herb All Organic is a herbal company, basically. We believe in the natural way of healing your body. I started off with just barley. It is in all the drugstores nationwide. So after that, in 2013, God planned for me and AM to meet. It was really completely by chance. Si Lord talaga ang gumawa ng way. Paano naman ako bilang isang artista at si AM bilang isang full-time networker magkakakilala kung hindi dahil kay God? Pag-isipan ninyo, wala kaming mutual friends. Ang mundo ko iba sa mundo niya. Diba? Si AM, sikat yan na networker, grabe. Kilalang kilala sa field niya. At ako, sikat na kontrabida. Na maganda. Diba? De, pero, paano naman magkocross ang paths naming dalawa kung hindi si Lord yun?